Certain adjustment na ginawa nila is kung kanina si Yujong yung gumagawa ng mga big team fight plays. Yung DR dito sa gitna, pinupok lang dito si Kekedot, pero nandun si Sensui sa kanilang likuran. Aatras muna, pero habang nangyayari yun sa may bandang ibaba, that ultimate, na-secure yung kill. Ang daming mga moments na nakakahabol si Ding. What if talagang one step, siya naman yung one step ahead para lagi kasama na siya. Okay, 1-2 punch. Pero ngayon, si Sensui with a taunt. Habang si Ryota versus four members and si Brusco makakakuha ng kill. Habang si Kekedot ay medyo nahuli lamang. Kanina nandun na siya sa may baba. Eh, nakapagbigay siya ng isang magandang Black Dragon form para sa team niya. And Sensui will be taking down Goyong. Napakasakit yung ultimate appraisal strat na inabot dito ni Goyong. Pero kung titingnan natin, napaka-active dito ni Kekedot. Kung saan-saan siya nagagaling kanina dun sa may bandang ibaba. Pero ngayon, dadambahin backstage shield unity and appraiser yung ultimate mula dito kay Boyet, the Turkish Puissance. Tinapos yung buhay doon ni Super Prince, pero hindi pa sila tapos. BMA out para kay Nets. Data, which is Nets and Super Prince, kaya nagkaroon ng space si Boyet DR na mag-rolling in the deep. Napakabilis talaga ng rotation. And Ryota for the second time, third time around rather, ay mamamaalam na naman. Sensui dito kay aatras ngayon. Pwede nilang i-maximize yung energy shield na nandito sa bottom lane. A perfect term is pabagali mga kalaban. Una sa lahat, napakabilis ng isang backsha na pumunta sa kung saan saang parte ng mapa dahil sa kanyang pagulong. Speaking of pagulong, napagandang setup dito ni Brusco DR. Setup! And si Boyet dito nakuha yung turtle. Iiska po na nga ba sila? Si Sensui, the dash out na nga rin, pero dadamba. Backsha shield unity. Oh, and this time, sasalubungin na tatamaan ng taunt mula dito kay, ng charge mula dito kay Brusco. Ngayon, nakikita natin Lolita play coming in from him, pero top lane Nets! Napakasakit talaga, Goyong DR. Wow, grabe yung ginagawa nila rito. Malakas talaga, yung kulad aantayin mong magkaroon ng item. Narinig na lang natin ang mahiwagang conceal. Ayan na, the conceal play. Pero dama mo yung nerf eh. Dama mo yung nerf dun sa conceal eh. Pero ngayon, 5v1 situation. Makakatakas nga ba si Boyet? Halos lahat. And actually, Kekedot and Super Prince Ultimate ay na-burn doon. Mention na meron siya. Although, alam din ng Onyx na nandito kailang makalaban na. Uy, don't run in. I'm offended play. Ryota dito ay makakakuha Black Dragon form mula kay Ding DR. Sino maging kanya magiging target? Si Kekedot ang napili ng mga miyembro ng next play. Katakas si Sensui sa pagkakataon na yun. Kailangan mag-fast lord ngayon ng next play, Ivos. Dahil walang buhay si Sensui. Pero yung ibang players ng Onyx ay hindi uuwi. Ay, dadamba! Nako po si Brusco! Ay, napili pero si Goyong ay lumalalim. Black Dragon form mula kay Ding DR. Magandang pag-zone. And diversion play lang pala yun. Kasi grabe, si Lord ang target dito ng next play, Ivos. Pero di pa sila tapos. Flicker ay nagamit na rin ni Doming DR. Pang-pangbiglaan tayo. Sani puwersang depensa, lahat na nang atake yung kailangan na, ng Onyx. So ang pinaka to shorten the thought, pwede silang mag-comeback play. Kaya dapat ang next play, go for the aggressive plays. Kailangan dito ng NXPE ng isang magandang Dominant Blast. Pero nagamit na yung ultimate. Si Sensui dito ang nauna. Pero mamamatay si Boyet. Yung Dragon! Si Nets ang napili niya rito. Dominant Blast! At si Ryota makakatakas that Dominant Blast will be able to secure Ryota down. Over the place pagdating dun sa team fight na yon. So yung naiwan yung isa, merong maganda yung posisyon. But speaking of posisyon. Nako! Napamali ng posisyon si Doming dito. May Lord. Kailangan mag-commit doon sa may Lord, sa may area na iyon. Pwede na silang bumaki kasi pwede na kayo mag-regroup. Walang taga-free hit ngayon ng next play, Evos. Ito na si Ding DR with the Dragon. Kulang sila dito ha. Si Kekedot naman versus 2. Ngayon yung Feathered Earth ang ibibitawan si Ding. Kinakaya ng lahat ng sakit. Pero si Sensui makakakuha noon. Si Ding ay tumatakbo na. And this time around, Super Friends, nakakuha tatlo ang bagsak para sa side ng next play, Evos. Side of Onyx to, you know, really go all the way dito sa may area na ito. Kasi, kumbaga parang ito na yung oras niya, parang oras nyo na, tanggalan sila ng resources. Nako. Pero may laban na nangyayari si Ding DR dito. Merong talon na gagawin, pero Sensui goes down. Grabe, itutuloy pa ba nila to? Wala yung jungler mula sa Onyx Philippines.
Boyet DR with the back sa shield unity sa kanya. Sino ang magiging target? Luminum Blast! That Luminum Blast! Makakatakas ba sa Gekidot? Pop yung kanyang immortality. Habang si Ding DR sinusong lang sinuot at super freeze ka. Kayanin niya ba? Si Nets! Pero tuon sa may pandaki taas. Si Nets! Ang ganda lang pag-burn. And kailangan umuwi. Baunahan na lang tumagpo! Kailangan umuwi. Ang bilis na clear wave. Kakayanin ba niya tumamayig stun charge? Sa may... Okay. Pop yung immortality niya. Meron pang catapult. You got the ball! Oh my gosh! Kakayanin ba? Yung ball! Wow! Wait lang. Wow. Tayong lahat ay huminga. Ngayon si Ryota tinamaan ng charge mula kay Busco. Yung Black Dragon form ay nabait na. Si pero masyadong malayo yung fed yung Freeze dito. Pero yung Luminum Blast, tumama! And si Koyong ang makakakuha. Ngayon may ipit si Sensui sa apat na members sumama doon. And Dome ngayon maatras na nga rin. Yung Ibon! And yung Ibon ay mamamatay. Mega kill na si Koyong DR. Mag-aatrasan ng Onyx Philippines. Tatlo pa ang natitira sa kanila. Walang firepower for the side or walang nook damage coming in from Onyx. Yung kanilang Lord na sa may middle lane. Alam, tinamaan na naman ang charge. Ngayon, mapapap lang yung Emerald habang si Sinsui naman ay nandito. Sasalubungin lang yung mga minions pero si Domingue makakakuha na ng kill. Kakayanin, binili mo yung side ng Domingue and the rest of NXPE. And si Sinsui ay mawawala. Wipeout ang itatawag ng NXP at sila makakuha ng game number 2. Sinubukan baliktad rin. Wow! Pero ganun pa rin.